guys, magandang araw po sa inyong lahat. Para sa mga kababayan ko nga po pala dyan sa Pilipinas po, magandang araw po sa inyong lahat. At sa mga kababayan ko nga po pala dyan sa Zamboanga City po, magandang araw po sa inyong lahat. At sa iba't ibang bansa na rin po sa mga kababayan ko, magandang araw po sa inyong lahat. Sana po magandang araw natin sa araw nito po, mga kababayan. Sa araw nito po, ang gagawin natin, magre-repair po tayo ng microwave inverter po. Panasonic microwave inverter, kung napapansin niyo po sa monitor, ang dami pong naka-standby na microwave po dito. Pero hindi po lahat na maayos pa po ito. Yung iba dito po, hindi na po natin maayos at ginagawa ko na lang po ng locker po. Napapansin niyo po mga kaibigan, ayan, gamit po sa loob. Ayan, ginawa ko po siyang locker. Instead na itatapon natin mga kaibigan, magagamit pa po natin, gawin natin locker po. At ngayon dito po tayo sa microwave na aayusin po natin mga kababayan. Nakasandabal po sir, so napapansin nyo po, dito hindi nyo na makikita yata sa screen po mga kababayan. Ito nga po pala, ang nakalagay po dito, Rosac Busco. H97 po ang nakalagay po dito. Yan po, kung napapansin niyo po, ang nakalagay po H97 po ang nakasulat po. So ngayon dahil H97 po ang nakasulat, ititest po muna natin, dahil yung check lang po muna natin tong fuse niya po mga kababayan. Yan po, kung napapansin niyo po, yung fuse niya wala talaga po. Ayan. Hindi niya po makikita yung multimeter natin nagagalaw po. Ayan. Patay po talaga yung fuse niya. So, kung H97 po, hindi po namamatay yung fuse po. Dahil sa H97, iko-correction ko lang po dahil yung nakalagay dito H97 po. Yung H97 po kasi hindi po namamatay yung fuse. Nag-o-on po siya, gagana po siya, pero hindi po siya iinit. Iko-correction ko lang po doon sa mga hindi pa po nakalam. Dahil ito po, yung nakalagay dito H97 po. Pero yung H97 hindi po napuputol yung fuse po mga kababayan. Ito po na po, susunog po yung fuse, hindi po H97 ang error niya po. Yung H97 po ang error code po ang tawag yan po. At hindi po nasusunog ang fuse. Pag i-on mo, gagana po siya ng ilang segundo lang po. Minsan po abot siya ng pinakamahabang po 50 second po yung H97 po. Tapos po mamamatay siya bigla. Saka po pa, minsan po hindi siya kaagad-agad lalabas. Pag in-start mo ulit siya ng second time bago, saka po lalabas yung H97 po na error code. Pero ito po, ang nakalagay dito po, H97, pero hindi po. Ito po, nasusunog po yung fuse. So ngayon, iti-check po natin mga kababayan kung ano po yung sira niya. Pag ganyan po, H97 po, mali po. Mag-check po tayo. Papakita ko maya-maya sa inyo ano po nangyayari dito sa microwave na ito pag na ino-on po natin. Sandali lang po, hahanap lang po ako ng fuse. Okay, pinalitan ko na po yung fuse. Okay, i-on natin mga kaibigan. Ayan po, kung napapansin niyo po sa screen, naka-on po siya. Okay, i-set lang po natin ng ilang second lang po. Ayan, 50 second po. I-start lang po natin. Ayan, bigla na wala po. Ibig sabihin, sunog yung fuse po. Check natin yung fuse. Napapansin nyo, ayan. Dito po kung napapansin nyo mga kaibigan, buhay po yung fuse niya po dito. Ang ibig sabihin yan mga kaibigan, ang nasunog na fuse po, dahil kung napapansin nyo po dito sa extension wire po,
wala na siyang ilaw po. So, ang nasunog po na fuse, yung sa extension wire po. Dito. Papalitan lang natin yung fuse ng extension wire natin. Ayan po, kung napapansin nyo po, yung extension wire ko po, may ilaw po yan. Ayan po. So, kanina po, yung fuse ng extension wire po natin ang nasunog po. Ayan. Wala po talaga, hindi po nagagalaw yung... Ayan, sunog po talaga yung fuse natin. Ngayon po, ang gagawin natin, i-check po natin yung microwave. Gamitan lang po natin ang drill sa pagbukas para mabilis po yung pagtanggal natin sa mga cover niya po. Kaibigan, ang una natin i-check po yung magnetron niya po. Check lang po natin yung magnetron. Ayan, kung napapansin nyo mga kaibigan, ang magnetron niya po, pag ilagay po natin yung isang terminal niya po dito sa isang terminal po ng magnetron po, yung tester na, yung multimeter natin, pag ilagay po natin dito sa terminal niya po, isa at isa sa body po. Ayan po, kung napapansin nyo po, sa continuity reading po natin, ay nasa gitna na po. May continuity po siya. Ang ibig sabihin lang po, yung magnetron niya po ay may short. Rounded po yung magnetron po. Ayan, kung napapansin nyo. Na dapat po ang magnetron, pag ilagay natin dito sa body niya po, walang continuity reading po. Pag ito po mayroong continuity reading, ang ibig sabihin, ito po grounded. So, ngayon, gagawin natin mga kaibigan, papalitan po natin yung magnetron niya po. Ahanap na naman tayo dun sa mga lumang magnetron po. Kita ko lang po sa inyo ang paano po ako mag-test ng magnetron po. Ayan. Itong isa po, ilalagay po natin dito sa body niya po. Tapos, ayan. Dito po, sa terminal niya po. Ayan, kung napapansin niyo po. Kahit saan po na terminal meron po talaga.
Okay. Ang ibig sabihin niya po, sira po yung magnetron po. Para hindi, para sa mga hindi pa po nakakalam dito sa magnetron, ganito po yung itsura ng magnetron po. Okay, hanap lang po tayo ng ibang magnetron na kasing parehas po. Yan, kung napapansin niya po, nakahanap na po tayo ng magnetron po. Yan, pero marumi nga lang. Pero ito, susubukan lang po natin. Yung magnetron natin ngayon is lang po natin mga kaibigan. Okay, saksak na po, naka-on na po siya. Ayun, test ulit natin po sa 1 minute po. Ayan, naka-set po sa 1 minute. Okay, start po natin. Ayan mga kaibigan, ganun din po nangyari. Yan po mga kaibigan, dahil napuno po ulit yung ano, yung fuse niya po. So ang gagawin natin, tatanggalin po ulit natin yung inverter niya po. Dahil na-check na po natin kanina yung magnetron niya po, napalitan na po natin. So ngayon, i-check natin ulit yung itong inverter na naman po. Check natin yung IGBT transistor niya sa inverter. Sinsya na po kayo, nakakaalat po yung salamisa ko po. Tatanggalin lang po natin yung ang heatsink niya po. Ito po, dahil dito po nakakabit yung IGBT transistor at saka yung bridge rectifier po. Bridge rectifier po, hindi na po natin kailangan tanggalin po. Tatanggalin natin yung transistor lang po.
transistor niya. Ayan po, check natin yung transistor kung okay ba yung transistor niya o shorted. Ayan, kung napapansin niyo po yung transistor niya po ay sira na po. Kahit balik-balik tarin natin yung pag-test natin po, ganun pa rin siya po. Ayan, kung napapansin niyo po, lahat po siya ay sira yung mga transistor niya po. So ngayon maghanap po tayo ng lumang transistor, IGBT transistor po, yung hindi na natin ginagamit po. Well, ayan po, nakahanap na po tayo ng IGBT transistor po na kaparehas niya po. Ngayon ititest lang po natin para makikita niyo po saan yung sira at saan yung okay po. Test po natin yung kanina. Ito yung kanina po. Ayan, ito yung kanina. Kung napapansin nyo po, kahit balik-balik na rin natin ito yung pag-test natin po. Talaga may reading po siya. Itabi natin yung sira. Ayan. Ito po yung okay po. Napapansin nyo po, wala po siyang reading. Hindi po natin maaari balibalik tarin tong pag-test. Napapansin nyo po. Ngayon mga kaibigan, ilalagay natin ito dun sa inverter board na po. Isusulda lang po natin. Ayan po, okay na po, nailagay na natin. Brush lang natin ng konti para masigurado po kung baka may natitira pong mga kunting dumi niya po, matatanggal po natin yung dumi na tira-tira po. Mga kaibigan, ilalagay na po natin ulit yung inverter po. Thank you.
kaibigan, nilagay na po natin yung inverter niya. Ngayon, oras na po para mag-test na po tayo. Okay po, naka-on na siya. I-set lang po natin muna sa 1 minute po. Po mga kaibigan, kung napapansin nyo, gumagana na po siya. Ayan, may proof natin, hindi na po siya nanunog ng fuse po. At hindi na po siya namamatay. Okay, tapusin lang po natin yung 1 minute and 10 second po. Para makapagsabi po ako na sure na talaga okay po talaga siya. Wala pong sira. Pasensyaan nyo na nga po pala mga kaibigan dahil means totally marunong talaga sa electronic po mga kaibigan. Sa mga pag-test-test na po pala ng mga transistor po, hindi po talaga ako expert po mga kaibigan. Yung sa akin lang po, sinusubukan-subukan po lang po kung okay po. Ayan po, napansin nyo po, natapos nyo yung 1 minute and 30 seconds po. Ibig sabihin okay na po siya mga kaibigan. Well, hanggang dito na lang po tayo mga kaibigan. Hanggang sa muli po, ako po'y nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat po. Huwag niyong kalimutan pindutin yung subscribe button po at mag-like po at i-share na rin po para mapanood ng ating mga kababayan po at yung bell button po para lagi kayong updated sa mga susunod na video po. Maraming salamat. Bye-bye. As always, God bless you all.